yung kilo ng New York is umabot siya ng 39 pesos yung bilihan sa farm yun, farm price. So I think sa market is umabot siya ng 48 per kilo. Tapos kikita ka pa hindi lang sa laman ng niyog, kundi kikita ka pa doon sa uling or yung charcoal ng ano. After kasi ng pag-harvest ng niyog is ginagawang charcoal yung mga bao. Guys, welcome back to my channel. Sa mga baguhan pa sa akin channel, ako pala si Pablismer de la Cruz. Isa po akong OFW dito sa Doha, Qatar. So nagtatrabaho po ako as a civil engineer by profession, pero mahiligan ko din yung pagpa-farming. Para dun sa mga baguhan sa akin channel, paki-like, subscribe at saka pindot na lang din ang notification bell para updated kayo sa iba ko pang mga upcoming videos. So sa panahon ngayon, yung agriculture, isa siya sa mga business na parang hindi masyadong natamaan sa sitwasyon, lalo na nitong sitwasyon nitong COVID. Yung agriculture is mas tumataas pa yung potential niya sa market, kasi ito yung pagkain is hindi siya na nawawala sa pagkainan. So, kaya naisipan ko na pumasok sa ganitong klaseng business, maliban sa ito yung kinalakihan ko. Kumbaga, nakita ko din yung potential, kasi pag may sarili kang lupa or may property ka, marami ka nang maisip na ilalagay. So, importante yon. At saka yung mga ginagawa mo, dapat bukal din sa kalooban mo or yung nai-enjoy mo yung ginagawa mo. So yun yung importante sa kahit anong negosyo. Okay guys, samahan niyo ako sa aking pag-travel. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay regarding sa pagsasaka. Okay guys, see you later. Chance, ha? For one month? Okay, thank you. Okay guys, binago nila pala yung entrance. For 1 month. So nandito na tayo ngayon sa office guys. Nandito na tayo ngayon sa site office. So nakarating tayo dito around 7 o'clock. So ang start ng work is around 7:30. So wala pa yung mga kasamahan natin dito. So makapag-usap pa tayo ng konti. So itutuloy natin yung usapan kanina. Based on my experience, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga advantage at saka disadvantage sa mga tinatanim ko sa farm. Una, yung pag-usapan natin yung regarding sa niyog. Yung niyog kasi is siya na yung nakasanayan namin itanim since mga bata pa lang kami. So yun na yung crops na tinatanim ng parents namin. So before, yung niyog, pag kinukupra mo siya, kasi kung yung pag-harvest ng niyog is every 3 or 4 months. So, ibig sabihin, every year is mag-harvest ka 3 times a year or 4 times a year. Depende sa may-ari. Yung niyog,
way back 1990s is yung per kilo ng niyog is umabot siya ng 12 to 15 na piso. So may time pa nga na umabot yan ng 9 pesos or 10 pesos per kilo. So that time disadvantage talaga pag nagtanim ka ng niyog kasi medyo matagal yung paghihintay mo. Kasi aabot siya ng 3 to 4 months bago ka maka-harvest. Tapos ganun lang yung maibibinta mo. Tapos medyo hassle pa yung pagkupra. So that time na experience namin doon sa niyoga ng parents ko na pinabayaan na lang yung niyog, hindi namin hina-harvest. Kasi lugi ka kung ha-harvest mo, tapos mura lang yung bintahan sa market. Pero as of now, yung niyog is tumaas yung presyohan sa market. So, kung hindi ako nagkakamali, last two weeks ago, so nag-harvest ako sa isang area ko, yung kilo ng niyog is umabot siya ng 39 pesos yung bilihan sa farm yun, farm price. So I think sa market is umabot siya ng 48 per kilo. Tapos kikita ka pa hindi lang sa laman ng niyog kundi kikita ka pa doon sa uling or yung charcoal ng ano. After kasi ng pag-harvest ng niyog is ginagawang charcoal yung mga bao. So yun, this time is advantage pag nagtanim ka ng niyog. Pero pagkaka-start mo palang nagtanim, it takes around 5 to 8 years bago magsimula magbunga. Kung yung mga local bread or yung mga tinatawag naming native na uri ng mga niyog. Pero may mga niyog na ngayon sa market na binibenta, yung mga parang upgraded na siya. Mostly nakukuha siya sa Department of Agriculture, yung mga bagong klase o bagong uri ng pananim. So pangalawa is pag-uusapan natin yung regarding sa banana naman. So yung banana kasi is seasonal yung presyuhan sa market. So nag-try din kami nagtanim ng yung tinatawag ng binangay. Yun yung mabangong klase ng saging. Presyuhan naman ng saging is depende din sa klase yon. So pag tinatawag yung kung may first class, iba yung presyuhan nila. At saka yung mga local yung mga tinatawag nating mga hindi kagandahan yung quality, so mababa. I think nung nagtanim kami is umabot siya ng 36 per kilo. Kaso ang problema, pag tumaas yung presyo, marami ding mga nagtatanim. So during harvest, yun yung problema kasi bumaba din yung presyo kasi nagkasabay-sabay din yung nagtanim. So ang isa pang problema doon is malayo yung agwat sa presyo ng good quality at saka yung parang lesser yung quality ng banana. Para so ang problema sa banana is pag nagkasabay-sabay kayo sa market, mahirap yung presyuhan kasi hindi mo kasi siya ma-stay ng matagal pagkatapos mong na-harvest kasi masisira yung saging mo at saka yung maraming mahihinog. So lalo na sa panahon ngayon na walang pasok, nasa bahay lang yung mga bata, so yung bintahan ng saging is matumal. So kaya unti-unti naming tinanggal yung banana na yung saging namin. So ang pinalit namin ay dragon fruit. So sa isang area ko ngayon is nakapag-tanim na kami. So more or less nasa 1,600 na puski ng dragon fruit. So yung dragon fruit naman, i-discuss ko yung video separately kung paano yung kitaan ng dragon fruit at ano yung mga advantage at disadvantage ng dragon fruit. Pero ngayon, yung basic idea lang muna, yung dragon fruit naman, hindi siya masyadong malaki yung maintenance. Pero pag nag-start ka ng pagtanim ng dragon fruit, medyo may kalakihan ng yung capital. So
Yung dragon fruit, ang medyo mahal lang kasi pag nag-start ka is yung poste. Kasi kailangan kang mag-invest sa concrete na poste na may mga bakal. Kasi yung dragon fruit is maglalast siya from 25 to 50 years depende sa pag-aalaga or depende sa pag-manage mo sa yung farm. So, yung dragon fruit medyo bago pa lang siya sa market. At saka sa lugar namin is ako pa lang yung parang first na may ganung klaseng farm, ganung karaming poste ng farm. Siguro mayroon sa ibang lugar pero doon sa part sa amin is ako pa lang yung first na nagtanim ng ganung karaming poste ng dragon fruit. So, based doon sa mga previous na prices sa market is umaabot siya from 100 to 250 sa market. So ito yung Moroccan red na variety. So iba pa yung presyuhan doon sa ibang klase ng variety ng dragon fruit. At saka depende din sa market. So i-update ko kayo kung ano yung mga bagong kaganapan sa ating farm. So yun yung tatlong produkto na tinatanim ko sa farm. So yung pang-apat is yun naman yung poultry. So yung poultry ko ngayon is sa awa ng Diyos is medyo maganda naman yung takbo. Pero unlike kasi sa pagtatanim, yung poultry is livestock siya. So mas kailangan ng maayos na pagmamanage at saka monitoring dun sa mga manok mo. So yun yung update sa ating farm. So kung may mga karagdagang kaganapan, i-update ko kayo. So for the meantime, yun na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood.